So mga tol, matapos nga pong sumabog ang balita na iniwan sa ere ng Golden Boy promoter Oscar De La Hoya si Ryan Garcia matapos matalo ni Garcia sa kamay ni Jarbonta Tank Davis via knockout sa round 7 noong Linggo. Pagkatapos kasi ng laban na yan mga tol, hindi man lang nakitang umakyat sa ring si Oscar De La Hoya at parang bulanan na wala ito sa venue. Nagsalita na nga po si Oscar De La Hoya mga tol sa issue na yan. Paliwanag ni Oscar De La Hoya mga tol, nakatanggap umano siya ng death threat pagkatapos ng laban. Sinabi umano sa kanya ng security na kailangan na nilang umalis dahil delikado daw ang buhay niya. Kaya kung mapapansin natin mga tol, wala si Oscar De La Hoya pagkatapos matalo si Garcia. At maging sa post-fight press conference, wala din si Oscar De La Hoya. Pagdating naman sa partner niyang si Bernard Hopkins, kaya wala din ito sa laban mga tol. Dahil naban ito mga tol, matapos nitong makipagsagutan kay Jarbonta Tank Davis noong weigh-in, kung saan hinawakan pa nga nito si Tank Davis. Ganun pa man mga tol, kinongrats naman ni De La Hoya ang pagkapanalo ni Tank Davis at sinabi naman kay Ryan Garcia na babalik pa daw ito sa ibabaw ng ring na mas malakas. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga po manalo ni Casimero ng 1 million pesos kay Boy Tapang, noong pumusta siya kay Tank Davis, agad-agad nga pong bumili ng imported na aso si Casimero na nagkakahalaga ng 300,000. Dalawa nga po ang binili niyang aso mga tol. Samantala, matapos nga po nating maibalita mga tol na nagkasubukan si Casimero at dating world champion na si Milan Melindo sa isang sparring. Marami ang nagsasabi mga tol na binugbog daw ni Casimero itong si Milan Melindo. So nagsalita na nga po si Milan Melindo mga tol tungkol sa naganap na sparring nila ni Casimero. Paliwanag ni Milan Melindo mga tol, inamin niyang malakas daw talaga ang suntok ni Casimero. Isang nga daw itong quality sparring para sa kanya. Ganun pa man, isang spar to learn lang umano ang nangyari sa kanilang dalawa ng angas ng Pinas. Depensa lang umano ang ipinakita niya at di mo daw kailangan makipagpatayan sa sparring. Maging si Casimero mga tol, ganun din daw ang ginawa. Dahil alam niya na bukod sa boksingero itong si Casimero, isa din umano itong vlogger. Kaya may tendency daw talaga na maipost ang video nilang dalawa. Kaya hindi daw talaga sila nag-expose. Good exercise din daw ito para sa kanilang dalawa. Lalo pat pareha silang naging world champion. At makakatulong daw siya kay Casimero para sa preparation nito sa laban. At makakatulong din daw si Casimero sa kanya. Bukod dyan, paliwanag din ni Milan Melindo kung bakit tinanggal daw niya ang headgear niya na suot-suot. Anya, hindi daw siya komportable sa headgear. Kapag nag-headgear daw kasi siya mga tol, ito daw ang unang matatamaan at ma-outbalance lang daw siya. At matatakpan din daw ang kanyang mata, kaya nahihirapan daw talaga siya na mag-headgear. Hindi naman daw sa pinapakita niya na wala siyang respeto kay Cuadro Alas. Sadyang hindi daw talaga siya nag-headgear, maging sa mga ibang ka-sparring niya. Hindi, kung mag-headgear po, ang headgear mauna may go. So, ma-outbalance na ako ano, or mabikil na akong kuhan ka ng vision. Mabikil na akong pag-layer daan. So, dili but pasabot nga kuhan ka ng wala ko nagrespeto kang Cuadro Alas. It's already nga kuhan ka ng akuha na dyan na nga di ko headgear. Dili lang ko one time nga wala ko nag-headgear, but most of time ako nang kuhan kada sparring ako di ko headgear dyan sa kuhan.